marami nga nakaka-encounter sa atin minsan nung sobrang hirap na i-throttle yung motorsiklo natin o medyo matigas o maganit. So, syempre gusto natin yung napaka-smooth lang nung mga throttle. Actually, marami na akong nahawakan ng mga throttle na ganyan. Medyo magkatigasan. So, yun, isa to sa pag-maintenance na napakalaga na ginagawa natin sa motorsiklo natin. Ito nga pag-lubricate itong throttle cable para iwas sa berya and then smooth na smooth gamitin. Dito tayo magpo-focus sa paglulubricate nitong throttle cable. Pero bago natin i-lubricate yan, so kailangan muna natin linisin yung lube nung pinaka-cable natin. Simple lang naman paglilinis yan. Kailangan lang naman natin multi-purpose lubricant o WD-40, then gasolina, and then grasa. And then syempre una, kailangan natin kalasin yung sa takip dito sa throttle tube natin. Ayan po yun, sa may switches. Kalasin lang natin yan para maka-access tayo dito mismo sa mismong throttle cable. Unang-una natin gawin, ano lang natin, linisan muna natin ng gasolina sa mismong cable. So medyo mahirap pasukan ng gasolina yan, pero may simpleng paraan lang naman dyan. Una, kailangan natin ng gasolina. Kung nakikita nyo yan dito mismo sa cable, wiwisikan muna natin ng gasolina yan, tsaka natin lalaro-laruin yung cable ng babataas. Medyo mahirapan lang ako kasi wala akong katulong dito, wala akong cameraman. So, i-demo ko na lang sa inyo. Doon sa butas doon, sa cable, iangat nyo muna itong goma, ha. Iangat nyo itong goma para mawisikan nyo. Wisikan nyo doon sa butas ng gasolina. And then, maglagay kayo ng plastic para hindi umaagos kung saan saan. And then, kung pwede, lagyan nyo ng basahan dito para hindi pumatak sa kaha. Iyan nyo lang lumusot yung gasolina doon. Lumusot doon sa loob ng cable para malinis siya. Pwede nyo rin gawin, hilahilahin nyo to babataas para matulungan niyang lumusot doon yung gasolina. Actually, lumusot na siya. Nilagyan ko ng plastic tsaka sinip-tay ko para meron na go-hold. Ayan, oh. Uy! Simple lang nito, kahit kayo, kaya niyang gawin itong regular maintenance na to. Napakahalaga nito sa cable natin para mapanatili yung smoothness na bawat piga natin. And then, maiwasan din yung pagkakaputol nung cable natin. Yan, linisin muna natin niya. Ibababataas ko muna, bali, lalaruin ko muna siyang ganun-ganun ng konti. Kakat ko lang saglit tong camera. Okay. Medyo lumusot na yung gasolina. Ginanong-ganon ko lang para lumusot yung gasolina. Nabawasan na siya. Para malinis yung ano, mga residue nung mga dumi-dumi doon sa loob ng cable. Kaya natin nilalagyan ng gasolina. Para lumusot muna siya. Gasolina muna, mamaya ililubricate natin yan. Then, pag naubos, lagyan ulit natin. Tapos, same process. Laro-laruin nyo lang ulit yung cable, babataas. Hindi ko na na-videoan kasi wala akong tagahawak. So, ganyan, kakapitan nyo dito. So, ulitin ko lang ulit yung proseso. And then, pagtapos na tayo sa proseso, sa paglilinis, sa pamamagitan ng gasolina, bababa yung gasolina dito sa throttle body natin, dito sa kabitan ng throttle cable. Lilinisin na lang din natin mamaya yan kasi aagos din yung gasolina. Linisin lang din natin yan. And then, actually, gasolina yung ginamit ko kasi mas maganda yan eh. Mas mabilis yan lumusot. Pwede rin kerosene, pwede rin. And then, yan lang natin siya lumusot. Totally lahat ng gasolina na doon. And then, bibisikan naman natin siya ng WD-40. Kung saan din tayo nagbisik ng gasolina o nag-spray ng gasolina. Yan nga lang, pagka mga lubricant, pwede rin ano, meron mga WD-40, Kobe, pwede yan. Ba't WD-40 na sabi ko? WD-40 kasi ginagamit ko. Pero itong Kobe, maganda ito. Napakamura itong lubricating spray nila. Pwede rin gumamit kayo na mismong cable lube talaga. Meron na bibili niyan. Pero ito kasi yung pinakamura, saka pinakamadaling mahanap natin. Yan. Kahit di natin yung bombayin agad, yan lang natin siya lumusot doon. Yan. Pwede nyo rin bombayin na ganun yung cable. Ha? Pero ito, may plastic naman. Lulusot na yan doon sa loob ng cable. Ayun, no, nakikita nyo, bumubula. Uy, apakatinde. So, siguro mga dalawang session na ganyan para talaga malubricate yung loob ng cable natin. Uulitin ko po sa niya, dito babagsak yan sa may throttle body natin. Linisin na lang natin yan mamaya. So, yan lang natin itong lumusot to ng ilang minuto.
Okay. Ayun, kung mapapansin nyo, bumubula-bula. Ibig sabihin, lumulusot na yung lubricating liquid natin dyan. And then, ito lang ginamit ko, Mountain Dew. Hindi Mountain Dew naman yan, gasolina yan. Lang ko lang sinalin. Tingin lang natin maubos yun, then salinan ulit natin ng mga isa pang ganon. Okay. And then after natin malubricate, tanggalin na natin tong pinaka-plastic natin. Ah, siniptay ko lang ito sa ilalim. Pwede rin gawin nyo, taling ganon, para hindi mag-leak dito yung pinaka-lubricant natin. Tanggalin lang natin yan. Ang hirap pag walang assistant. Iyon, no? Basta, tatanggalin ko na yan. Okay. And then, bago natin ibalik yung throttle cable dito sa mismong throttle tube, ito yung lalagyan natin ng grasa. Yan, papairan natin ng grasa to, dito sa part na to. Kasi dito gumagalaw-galaw yung cable eh. Lagyan natin dyan ng grasa para lubricated din yan. Yan, basta yung mga dinadaanan ng cable na yan, lagyan natin. Hanggang dito sa dulo. Yan. Para at least yung dinadaanan ng cable, ano siya, hindi siya magagasgas-gas-gas kasi meron siyang grasa. Yan. Lalo na doon sa mismong sinusuksokan ng cable, lagyan nyo yun ng grasa doon. And then, dito rin sa mismong throttle tube, pwede nyo tanggalin itong throttle tube nyo, then pahira nyo yung ng grasa, yung pinaka manibela natin, yung sinusuksukan niya dito, yung sinusuksukan niya. Pahiran niyo lang na manipis na grasa para smooth din yung galaw nung pinaka-tube natin. Ito, actually ito sa akin na nalubricate ko na ito nung isang araw kaya hindi ko natatanggalin. Hinabol ko na lang para at least alam niyo rin. Tanggalin niyo itong tube, then pahiran niyo yung tubo. Manipis lang na grasa kung saan nakalapat yung pinaka-tube natin. And then dito, tapos na tayo. Ikakabit na natin ngayon yung cable. Okay. Ayun o, sobrang lambot no, napaka-smooth. Ang sarap piga-pigain. So ayun o, sarap na nito. So peace of mind na tayo na hindi naman basta-basta na mapuputol yung cable natin kasi alaga nga natin to sa maintenance. And then, napaka-smooth pa niyang pigain. Napaka-smooth. So paano, hanggang dito na lang tayo mga chupapi. Salamat sa panunod nyo. Shoutouts din sa sinampay ng lola ko. Lalapag ko na ang closing ceremony. Sumayon nyo ang kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.